Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid at yung mga kapatid natin dito sa area to na pupunta sa IICD. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Yan, ngayon po ay September 1, ang bakit ng tukso. Ibig sabihin, ang tanong sa tukso, no? So tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami, Panginoon, at aming pong malaman paano maiwasan, malabanan ng tukso ng kaaway. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang bakit ng tukso? Tignan natin, mga kapatid. Ang sabi po dito sa key text natin, 1 Corinthians 10:13, walang tuksong dumating sa inyo. Yan, dumidigay-digay pa. Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipaihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay naglaan ng pag-iwas upang tayo'y inyong makayang tiisin. Ang sabi po dito, mga kapatid, ito'y famous na mga talata para sa bawat isa sa atin na lagi natin kinukot, na ang Panginoong Diyos hindi siya nagbibigay ng tukso. Pinapahintulot niya yung tukso. Ibig sabihin, may nagbibigay nito kundi si Satanas. Pinapahintulot niya yung tukso na kaya lang natin. So sa madaling sabi, mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. So lahat ng mga tukso sa buhay po natin, yung mga dumarating sa atin, mga kapatid, yan pala yung mga kaya natin. Kaya nasa isip natin, mga pagsubok sa buhay na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Kasi yun yung tukso eh. Ang tukso kasi, sa kaaway yan eh. Ang pinaka-purpose niya, maalis tayo sa pananampalataya sa Panginoong Diyos. Pero kaya pala natin yung lagpasan dahil pinili na yun ang Diyos at naglaan pa ang Panginoon ng escape natin, ng exit natin. Kaya napakabuti ng ating tagapagligtas. Sabi dito sa mga makalangit na dako, ano ang tukso? Ito ay isang paraan kung saan ang mga nagsasabing sila ay mga anak ng Diyos ay sinusuri at sinusubok. Mababasa natin na tinukso ng Diyos si Abraham, na tinukso niya ang mga anak ni Israel. Dito po, mga kapatid, parang ang Diyos ang nagtukso kay Abraham. Pero sangayon sa New Testament, ang Diyos ay hindi nanunukso. Ang Diyos ay hindi nandaraya, di ba? O sabi dito, nangangahulugang ito na pinahintulutan niyang mangyari ang mga bagay. Yun pala yung ibig sabihin ng talata. Pinahintulutan ng Panginoon ang mga bagay pero hindi siya nagbibigay. Upang subukin ang kanilang pananampalataya at akayin silang umasa sa kanyang tulong. So yung purpose ng kaaway, mapalayo tayo sa Panginoong Diyos. Pero yung purpose naman ng Panginoon na pahintulot niya na kaya natin yung pagsubok na yon para sa benepisyo na natin, para mapatatag tayo sa mga sa pananampalataya. O para lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Para tayo ay lalong umasa sa ating Panginoon, yung pala yung purpose nun. Ayan, ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay napakahusay na mag-train sa atin. Yung atake na makasisira sa atin, kinonvert ng Panginoon para tayo ay maging matibay, maging matatag. Dumating man ang mas malalakas na bagyo ng buhay natin, kaya na natin. Ayan, ibig sabihin, nag-upgrade, pinahihintulot ng Panginoon para tayo ay mapalapit sa Kanya. Pinahintulutan ng Diyos na dumating ang tukso sa kanyang bayan ngayon upang kanilang matanto na siya ang kanilang inaasahan. Kung sila ay lalapit sa kanya kapag sila ay tinutukso, palalakasin niya sila upang harapin ang tukso. So yan pala yung paraan ng Panginoon, isang way ng Panginoon para tayo ay lumapit sa kanya. May mga pagsubok sa ating buhay na tayo ay nagkakasakit, namamatayan. Diba? Yan ang pagsubok sa buhay eh. Nawawalan ng trabaho, buwabagsak sa exam, broken relationship. Pinahintulot pala yun ng Panginoon na dumating sa atin. Hindi para tayo ay mapalayo sa Diyos, kundi mapalapit sa Panginoon.
Kaya kapag ka tayo dumanas ng mga problema, talagang una nating nilalapitan bilang isang mananampalataya ay ang ating Panginoong Diyos. Di ba? O, meron din naman, sinisisi ang Panginoong Diyos. May mga ganon na attitude, sinisisi ang Diyos kung bakit nangyari ito sa kanyang buhay. Eh, huwag nating tisihin ang Panginoong Diyos. Bagkus, lumapit tayo sa Kanya, Siya lang yung makakatulong sa atin, mga kapatid. Dahil unang-una, alam ng Panginoon na malulagpasan natin yung dumating sa ating pong buhay na yan, na tayo ay dapat magpakatatag. Ang mga tukso ay bubuhos sa atin dahil sa pamamagitan ng mga ito. Tayo ay susuriin sa panahon ng ating pagsubok. Ito ang magpapatunay ng Diyos, ang paghahayag ng ating sariling puso, mga kasalanan sa pagkakaroon ng tukso, ngunit ang kasalanan ay papasok kapag bumigay sa tukso. Ayun po pala. Ibig sabihin, sa kasalanan, sa tukso, walang kasalanan doon. Kasi si Jesus Christ ay tinukso rin ng kaaway para mapalayo sa Diyos Ama. Pero walang kasalanan doon. Saan pumapasok yung kasalanan? Kapag ka tayo ay bumigay sa tukso. Ibig sabihin, kapag natalo tayo ng tukso, nandoon yung kasalanan. Pero pinaintulot ng Panginoon yung kaya natin eh. Tapos meron tayong escape. O meron tayong exit pa. Alam ng Panginoon kung saan tayo padadaanin. O ginamit lang yun ng Panginoon, pinaintulot lang yun ng Panginoon para maging matatag tayo. So dito po mga kapatid, napakaganda ng sinasabi dito na ang Panginoon, no, siya rin ay nakaranas ng tukso pero napanagumpayan niya ito mga kapatid. Pagsubok ito sa atin, mayroong pagsusuri sa panahon ng ating pagsubok. Ayan. Pero alam natin na ang Diyos kasama natin, kaagapay natin. So dito, sa Genesis 22 verse 2, sa panahon ni Abraham, si Abraham, pinatunayan ni Abraham ang kanyang pagsunod sa Diyos nang kasama niya si Isaac. Dalhin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ialay mo siya doon bilang isang handog na susunugin. Si Job ay pinahintulutang magdusa, siya ay lubang sinubok, ngunit hindi man lang siya nagsalita ng laban sa Diyos. Sa panahon ng buhay ni Kristo sa lupa, tinuksyo siya ng mga eskriba at pareseyo na hinimok ni Satanas sa lahat ng posibleng paraan. So mga nabanggit dito si Abraham, ano, ialay yung kanyang anak, pero hindi niya sinisi ang Diyos. Si Job, hindi rin sinisi ang ating Panginoong Diyos. Si Jesus Christ, lalong hindi niya sinisi ang Ama. So tayo rin mga kapatid, si Jesus Christ nagkatawang tao, si Job at si Abraham ay tao din, na nagkasala din sa ating Panginoong Diyos. Pero sa mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay, may part doon sa kanilang life na hindi nila sinisi ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya kung ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, huwag din natin sisihin ang ating Panginoong Diyos. Pero syempre, may mga tanong tayo. Yung bang tanong, paninisi ba yun sa Panginoong Diyos? Well, of course, hindi yung paninisi. Dahil yun ay isang tanong. Di ba? O, bakit Panginoon dumarating ito sa aming buhay? Ipaliwanag niyo po sa amin ito. So, isang mga katanungan yun. Pero hindi yun paninisi. So, huwag natin sisisihin ang Panginoon. Bagkos, ang ating gagawin ay sumampalataya sa Diyos. No? Manalig sa Kanya, manalangin sa ating Panginoon na Siya makatutulong sa atin. Ngunit hindi Niya kailanman pinahintulutan ang mga tuksong ito na akayin siya mula sa landas ng pagsunod. Yan. So yung pong tukso, siyempre balayan ng kaaway, ang pinaka-purpose din yan sumuway sa Panginoong Diyos. Pero siyempre, dahil yan ay kinonvert ng Panginoon, pinahina ng Panginoon, yung kaya lang natin, yan ay nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Pero kapag wala tayong connection sa Panginoong Diyos, mga kapatid, baka yan ay magdala ng kasalanan sa atin. Bumigay tayo. Ang kailangan talaga ay daily prayers. Panginoon, ito na naman yung mga pagtukso, pagsubok sa ating buhay. Tulungan niyo po, Panginoon, na aking malagpasan ito. Yan ang dapat nating ipinapanalangin tuwing umaga sa ating buhay. So may mga halimbawa dito, ang halimbawa ni Kristo ay nagpapakita sa atin na ang tanging pag-asa natin
sa tagumpay ay ang patuloy na paglaban sa mga pag-atake ni Satanas. Yun. Siya na nagtagumpay sa kaaway ng mga kaluluwa sa pakikipaglaban sa tukso ay naunawaan ang kapangyarihan ni Satanas sa lahi at nagtagumpay para sa atin. So, wag nating isipin na tayo lang. Si Jesus Christ din ay tinukso, pinahintulutan ng Ama, pero nanagumpay siya. So, kaya rin managumpay natin sa kaaway sa pamamagitan ng banal na kasulatan, sa pamamagitan ng pag-quote sa Biblia ng tama, sa pamamagitan ng panalangin, pag-connecta sa ating Panginoong Diyos. Kasi si Jesus, nanalo na siya, di ba? Nanalo na siya sa kaaway. Kaya rin nating manalo dahil katulong natin, kasama natin, umaalalay sa atin ang ating tagapagligtas, di ba? Bilang isang mananagumpay, binigyan niya tayo ng bintahe ng kanyang tagumpay na sa ating pagsisikap na labanan ng mga tukso ni Satanas ay maaari nating pagsamahin ang ating kahinaan at ang kanyang lakas, yung ang ating kawalang halaga sa kanyang mga merito. So ito, mga kapatid, napakaganda ng suggestion dito. Yung ating kahinaan i-combine sa lakas ng Panginoong Diyos, sa kalakas ng ating Panginoong Jesus, eh kayang-kaya nating labanan ang kaaway. Dahil ang lakas na gagamitin natin ay sa ating Panginoong Jesus. So si Jesus namatay para po sa atin, iniligtas tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at iniligtas tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Na nung ibig sabihin sa sanctification process, binibigyan tayo ng lakas para talunin ang mga tukso, ang mga kasalanan. No, araw-araw yan talagang mga kapatid ko, hanggang sa umabot tayo sa glorification pagdating ni Jesus Christ. So yung nang napakahalaga, eh paano mo ngayon i-combine ang iyong kahinaan sa lakas ni Jesus Christ? No? Ayon doon sa ating naunang devotional at sa pagbabasa natin ng Biblia, kailangan nating isuko ang ating pong mga buhay at si Jesus ang manguna sa ating pong buhay. Yung kalooban ng Panginoong Diyos ang ating susundin. Di ba? Mananampalataya tayo at mananalangin sa Panginoong. Yan ang tanging nating magagawa. The rest ang Panginoong Diyos na ang bahala sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang matibay na lakas, malakas ni Jesus Christ, sa ilalim ng matinding tukso, maaari tayong lumaban sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang pangalan at magtagumpay kung paano siya nagtagumpay. Dahil nagtagumpay si Jesus, tayo rin ay magtatagumpay. Kahit nga sa kamatayan, si Jesus Christ ay nagtagumpay, kaya rin natin na magtagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi nagtagumpay na siya, di ba? Eh, kanino pa ba tayo kakampi? Eh, dito sa malakas, di ba? Kanino tayo kakampi, mga kapatid? Doon sa nagtagumpay na. Eh, bakit ka naman kakampi doon sa mahina? Siyempre, hindi, di ba? Kakampi ka doon sa may advantage na. At ang kakampihan natin ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos, meron na siyang advantage. Kaya ang ating pong reflection dito, huwag tayong manghihina. Huwag tayong panghihinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating pong buhay. Sa mga tukso na naranasan natin, huwag tayong manghihina. Huwag tayong lalayo din sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung lalayo tayo sa ating Panginoon, lalo tayong kakainin ng tukso. Yung sinasabi nila, eh, ako po ay makasalanan. Baka ako ay masunog sa simbahan. Hindi, lalo kang masusunog kapag ka ikaw ay lumayo sa ating Panginoong Diyos. No? Hindi po totoo na kapag lumapit sa Panginoong Diyos, masusunog. Ay, huwag ka pumunta dyan sa simbahan, masunog ka riyan. Hindi po. Ang lumalapit sa Panginoon ay nililinis niya at pinatatatag niya. No? Kapag ka lumayo tayo sa Panginoon, eh, doon tayo mapapahamak sa kasalanan. Kaya kapag may dumating sa atin na matinding dagok ng buhay, wala tayong ibang gagawin, kundi laksan natin ang loob natin, magtiwala sa Panginoong Diyos, patuloy na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, magbasa ng banal na kasulatan, sapagkat walang ibang pag-asa sa ilalim ng lupa, kundi ang ating tagapagligtas lamang. Yan ang realidad ng buhay, mga kapatid. Walang ibang kaligtasan, walang ibang pag-asa, kundi sa ating Panginoong Diyos lang. So, biruin mo, di ba? Maraming mga binabatong atake sa atin ng kaaway, pero sinasalag ng Panginoon yung mahihirap. Yung mahihina lang, yung nararanasan natin ngayon. Kaya patuloy natin purihin ang Panginoong Diyos sa ganyang ating buhay na yan. So ngayon po ay tayo ay mananalangin, pakisama sa panalangin. Ayan, libing ni Brother Lito, asawa ni Sister Ruth.
At isama natin sa panalangin din na i-comfort sila ng Panginoon. At yun din po, ang mga kapatid natin dito sa area 2 na papunta ngayon sa IICD, ngayong umaga ay gabayan ng bawat isa at na makarating na maluwalhati diyan po sa Bungabon. At gayon din po ating isama sa panalangin ng mga kapatid natin na may mga karamdaman. At maraming maraming salamat sa ating Panginoong Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin ngayon ay unang araw ng Setyembre. Kaya pagpalain tayo ng Diyos, pagpalain ng lahat ayon sa kanyang mabuting biyaya. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa isang panalangin at awit papuri sa ating tagapagligtas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dakila at mapagpala namin ang banal na nasa langit. Salamat pong muli sa umaga na ito. Binigyan niyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Salamat po. At kami sa pagkakataon na ito, nakita namin kung paano nagtagumpay si Jesus sa tukso. Nakita namin ang aming Panginoong Jesus na siyang halimbawa kung paanong huwag sundin ang aming ang aming nais, kundi ang nais mo upang magtagumpay sa tukso. Salamat at patuloy mo kaming sinasamahan. Salamat. May mga paraan para kami makaiwas sa tukso. Patawad kung kami man ay minsan o madalas na nahuhulog sa mga tukso ng kalaban sa kabila ng mga kahirapan at problema na marating sa aming buhay. Ngunit alam namin ngayon, naunawaan namin na hindi ito makakatulong para mabawasan ang problema bagkos lalo kaming napapalayo sa inyo. Tulungan niyo po kami palagi na huwag kami mapalayo sa inyo at patuloy na maging masaya, makontento sa aming buhay na mayroon kami. At salamat sa pagmamahal, ramdam namin ang inyong pag-ibig sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy, dalangin namin patuloy ang comfort sa family ni Sister Ruth sa kanyang libing ng kanyang mahal sa buhay. Ay patuloy niyo po silang i-comfort siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang buong pamilya. At patuloy na ang makita nila ang liwanag. Hindi ang kalungkutan na ito. Bagaman malungkot ang mga sandali na ito para sa kanilang pamilya, meron pa rin mga liwanag na naghihintay sa kanila. Salamat sa inyong biyaya, pangako ng pag-asa. At sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga magta-travel papunta sa Bungabon sa IICD. Ingatan po sila sa daan, ligtas sa anumang kapahamakan. Maging magandang pagpapala kanilang matututunan doon at hanggang sa kanilang pag-uwi, ingatan po sila sa kanilang pag-travel. Dalangin din namin ipapang may mga prayer request ang mga mag-review para sa exam sa November. Kasama na si Sister Allen Kahukom, si Ma'am Berna, si Nun. Sa kanilang pag-review, bigyan sila ng karunungan o pag-focus sa kanilang mga pag-review. At upang sa ganun, sa kanilang darating na exam, alam nila ang kanilang gagawin, makapasa sila at makakatulong sa inyong gawain. Amin din pong dalangin na iba pang mga may pre-request ng mga may karamdaman. Si Nanay Juring Alpindo, si Lolo Edith, si Angel Prianesa, si Nanay Fina, Tatay Rudy, Estrella Gargasin, Sister Ana Rosbel, Franklin Punsalan, yung kapatid ni Sister Wilma na naoperahan, patuloy na agarang recovery ang aming panalangin para sa kanya. Gayun din ang iba pang mga may prayer request at ang mga pamilya na nakikinig ngayon, ang family ni Sister Emily Makalalag, sama na si Manong John, si Joban, si John Mark, si Nanay Diding, family din ni Reynard Wenzel Garcia, si Ruby, si Annie Nicolo at Andre, kayo din yung baby na paparating na nasa sinapupunan ng kanilang mami. Ay patuloy naman sila ingatan sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay na patuloy na maging matatag sa anumang pagsubok na tumating sa kanilang buhay, matatag sa kanilang pananampalataya. Lalapit din namin uli sila Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, sila Annie, Patrick, Nicole at Trixie Eusebio Pascua. Patuloy naman nila makilala ng lubusan ang Panginoong Jesus ng pagmahal, mapagpatawad, mawain at dakilang manunubos. At matutunan nila na patunay lumapit sa kanya, makasama namin sa paghanda sa nalapit na niyong pagdating.
Dalangin din po namin ang family ni Sister Melissa Gamboa at ang kanyang buong pamilya. Ngayon din dalangin namin ang mga nagtatrabaho sa malayo, si Brother Rudy Masiklat, Sister Aisa Irilla, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy at ang iba pa. Ngayon din yung tatay ni Sister Joy Valencia na malayo rin sa kanilang tahanan. Patuloy na sila ingatan sa kanilang araw-araw na pamuhay. Kaya din ang kanilang kalusugan ay inyo pong samahan sa bawat sandali. Kalakasan din, recovery at kagalingan sa iba pang mga kapatira na sumusunod. Si Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Amy Kilantang, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santin, Kuya Cherry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamorin, si Feli Domingo Gutseco, Sister Lorna Cabiete, Sister Ana Manuel, Christopher Omali Coteres, Sister Elika R. Santos Rivera, Sister Tina Santos, at ang iba pang kapatiran na din namin nabanggit. Patuloy po na kagalingan ng aming panalangin, ipuwing kami na pagaling na kamay. At hindi lamang ang aming physical na karamdaman, lalong higit ang aming spiritual na kalagayan. Muli, salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ipagkaloob naman ang aming mga kahilingan ayon sa inyong kalooban na hindi ang aming kagustuhan. At itong lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen.